Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Yung pag-uusapan po natin maya-maya is about parental authority, or ibig sabihin, yung obligasyon or responsibilidad ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pag-uusapan po natin yan maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Yung pag-uusapan po natin ngayon is about parental authority, or yung responsibility or authority ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasama doon ang pag-aalaga, ang pagbibigay ng tamang edukasyon, moral responsibility, pagturo about morality, about physical character and well-being ng isang bata. Kasi bata, ang sinasabi natin dito, yung mga below 18 years of age. Sabi pa ng batas, ang tatay at nanay may joint responsibility sa custody or parental authority ng kanilang mga anak. Paano naman kung may disagreement si tatay at saka si nanay? For example, may disagreement sila. For example, kung saan mag-aral si kuya o yung anak nilang 6 years old or 7 years old. For example, ang gusto ni nanay sa public school, ang gusto ni tatay sa private school. So, sino ang masusunod? Si tatay or si nanay about sa responsibility or about sa custody or yung desisyon ng edukasyon ng bata? Sabi ng batas, in case of disagreement, the father's decision shall prevail unless kung may judicial order to the contrary. Ibig sabihin, ang desisyon ng tatay ang masusunod about the responsibility or pag-alaga ng bata in case of disagreement sa nanay. Except pag may judicial order, pag may court order na binabawi ang desisyon ng tatay. Okay? But of course, responsibility din ng mga anak na magbibigay respeto at paggalang sa kanilang mga magulang. Don't forget, sabi ng batas, in case of disagreement pala or absent or death of either parent, for example, si nanay namatay or si tatay namatay, buhay yung isa. For example, namatay si tatay, buhay si nanay. Sabi ng batas, the parent concerned present, ibig sabihin yung buhay, shall continue exercising parental authority o pag-aalaga ng bata, magbibigay ng tamang edukasyon, support. So, ibig sabihin, the parent present shall continue parental authority. But hindi mawawala yung parental authority kahit na magpakasal ulit si nanay. Except kung may court order na ibibigay yung authority ng bata or parental authority ng bata or custody ng bata sa guardian. Kung walang ganun, kahit na magpakasal ng pangalawa si nanay, ang parental authority still papunta pa rin sa kanya. Paano naman kung naghiwalay? Hindi namatay yung si tatay o hindi namatay si nanay. Naghiwalay si tatay o si nanay. Yung dalawa naghiwalay. Ang parental authority shall be given sa parent designated by the court. So, ang court ang mag-decide kung yung bata mapunta ba ni nanay or mapunta ba ni tatay. But of course, kasi custody yung pinag-uusapan dito, what is the best interest of the child? Yun palagi kinukonsidera ng korte. Okay? But of course, pakinggan din ng korte ang desisyon ng bata pag more than 7 years of age na ang bata. Sabi ng batas, paano pag below 7 years old ang bata? Pag below 7 years old ang bata, ang parental authority or custody ng bata papunta talaga yan kay nanay. Except kung may court order. Bakit kay nanay? Kasi ang pagmamahal ng isang nanay, kahit anong gagawin po natin, hindi po yan mapapantayan ng pagmamahal ng isang tatay. Okay, very clear po yan. Yun ang tinatawag na custody and parental authority.
may word din na ginamit ang batas, itong tinatawag na special parental authority o yung tinatawag na substitute parental authority. Ang ibig sabihin doon, paano pag nawala ni si tatay at nawala si nanay? Pag nawala si tatay at nawala si nanay, ang may parental authority, yung tinatawag na special and substitute parental authority, yung mga grandparents, kung buhay pa. Okay? Then, kung grandparents, ibig sabihin, lolo, lola, mother side, or father side. Kung assuming may problema yung dalawa, may kagulo, the court will be the one to decide. Ibig sabihin, pag custody ang pinag-uusapan, ang mga lolo at lola, mayroon silang substituted parental authority. But ang may primary parental authority, si nanay at saka si tatay. Ibig sabihin, in case of conflict between lolo, lola, and tatay, sino ba ang dapat na may custody sa bata? Ang tatay. Kasi sabi ng batas, ang lolo at lola may substitute and special parental authority only pag wala na si tatay at saka si nanay. Ibig sabihin, in case of conflict, doon talaga yan ni tatay or doon ni nanay. Hindi pwede kay lolo, hindi pwede kay lola. Yun ang word na ginamit ng batas. Paano pag wala na si lolo, si lola? Ang pangalawa na may substitute parental authority, yung oldest brother or sister over 21 years of age. Except of course, pag-admit. Or another one, child's actual custodian, okay, which shall be appointed by the court. Sabi ng batas, may parental authority ba ang teacher? Yes, may parental authority ang teacher. But ang parental authority ng teacher, it is a special parental authority. Hindi siya substituted. Kasi ang substituted, pag wala na yung tatay at nanay, ang may parental authority, ang substituted at special, ang substituted parental authority, si lolo at lola. But ang special parental authority, iba yun. Sa mga teachers yan, sa mga administrator, may special parental authority over the minor while under their custodian instruction or custody. Ibig sabihin, pag ang bata nandun sa school, may special parental authority ang mga teacher, ang mga school supervisor. Yun lang. Ibig sabihin, may special parental authority sila pag ang bata nandun sa kanilang custody. Special parental authority. But still, ang may primary parental authority ang mga magulang. Unlike ang substituted parental authority, mayroon lang silang parental authority pag wala na ang mga magulang. That's why si lolo at lola may substituted parental authority sa mga bata pag wala na si tatay at saka si nanay. Okay, ito yung pinaka-common na tanong dito. Paano naman pag mayaman ang bata? Normally, ito mga mayaman ang bata, pag for example, kumikita, 7 years old pa lang, kumikita na kasi artista. O, may ganun. May authority ba si tatay at saka si nanay sa mga properties ni artistang bata na 7 years old, artistang bata na 8 years old, or paano kahit 10 years old pa lang siya o 11 years old, magaling siya sa negosyo, biglang naging milyonaryo, biglang naging bilyonaryo. May authority ba ang si tatay at saka si nanay sa income ng bata pag ang bata below 18 years of age? Oh, yun ang pinaka-common na question sa lalo na sa mga artista. Ito sabi ng batas, ang father and mother may joint legal guardianship over the property ng kanilang minor na bata. Legal guardianship, hindi kailangan ng court order. But in case of disagreement, nag-away si nanay, si tatay, kung bumili ba ng property, paano gagamitin ang pera ni bunso. In case of disagreement, the father's decision shall prevail. Okay, key word, ginamit ang batas. The father's decision shall prevail, except pag may court order. But hindi na kailangan ng value, or hindi na kailangan ng court order na may legal authority si tatay at saka si nanay sa property ng kanilang anak.
But pag ang value ng property malaki, dati 50,000, I think ngayon nabago na yung batas, naging 300,000 or mahigit na. Okay? Sabi ng batas, kailangan na court order. So, ibig sabihin, hindi basta-basta pag-design si tatay sa kasi nanay kung million-million na ang pera ni Bunso kasi naging artista, naging sikat na artista. Hindi, may legal authority sila, but required ng batas na mag-post sila ng bond. Okay? Mag-post sila ng bond and kailangan ng appointment sa court. Hindi basta-basta na gamitin nila ang property or yung income ng kanilang anak. Pag million-million na ang income ng kanilang anak, wala silang legal authority sa property ng kanilang anak except pag may tinatawag na order ng court na tinatawag silang guardian over the property ng kanilang anak. Paano kung guardian sila ng property ng kanilang mga anak? Paano guardian sila na mga million-million na pera ng kanilang anak? Yung guardianship nila, hindi ibig sabihin na owner sila ng property ng kanilang anak. Sabi ng batas, it can only be used exclusively sa pag-support ng kanilang mga anak at pagbibigay ng tamang edukasyon ng kanilang mga anak. Hindi nila pwedeng gamitin para gastusin yung pera ng kanyang anak na mayaman. Hindi, gagamitin lang yan sa pag-support ng kanyang anak at pagbibigay ng tamang edukasyon. Ito yung tinatawag na parental authority. Tatlong klase ang parental authority. Primary parental authority, ito yung kay tatay at saka si nanay. Second na klase na parental authority, ito yung tinatawag na substituted parental authority. Ito yung kay lolo, kay lola, kung wala na si tatay at saka si nanay. And pangatlong klase parental authority, ito yung tinatawag na special parental authority sa mga teachers, sa mga guro, sa mga school administrator, pag ang bata is within their pag-aalaga, not necessarily sa school, kahit na yung mga authorized mga field trips. Yan, may special parental authority po sila. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.